At sa puntong ito, makakausap natin si Dr. Lyndon Lee Suy, tagapagsalita ng Department of Health. Magandang tanghali po. Yes, Sir Jun. Magandang tanghali sa inyo at ating mga tagapanood. Una-una po, Sir, natuntunan po ba ng DOH lahat ng mga nakasalamuhan ng Saudi National na namatay dito sa Pilipinas dahil sa suspected MERS? Ha? Suspected MERS pa lang po yan. Probable case ito ng MERS, pero tulad na nabanggit kahapon, meron na kami apat na pinutinton na nakasalamuha din yan para na sa gayon na mabigyan ng karampatang payo at ano mga dapat gawin at kung kailangan i-subject for testing, isa-subject namping for testing. But the rest of those people na nakasalamuha niya, natuntun na po. Mga ilan po yun, Dr. Lyndon Lee Suy? 93 po ang total, apat na lang po ang pinutuntun natin. Apat na lang. Yun po ba'y gano'ng kahalawak ang pagtitrace nyo ng DOH dito sa apat na ito? Dito lamang po sa Manila or within Metro Manila, hopefully, dahil di naman natin pinuntunay sa aeroplano dahil tapos na po yung 14 days ko, aeroplano po. Siguro maganda na rin ano, na talagang kung itong apat na ito ay tingin nila ay nakasalamuha na itong Saudi National, ito, sila na po yung magkusa. Yes po. Maaaring hindi rin nila alam na may problema. Pero alam na namin yung identity nila, kaya we're trying to locate them po. Kumusta na po yung 12 na naka-isolate, na nagpapakita naman ng sintomas ng trangkaso? Well, stable naman po sila. Tinetest din sila baka po ang trangkaso nila dahil po doon sa usual flu na nakikita natin. Mm-hmm. Initial test nila ay negative po sa MERS-CoV, but then we need to subject them for another testing para sigurado talaga negative po. Balikan ko lang po ang punto. Sir, ito ba'y suspected pa or talagang confirmed na MERS? Hindi po natin na-confirm ito, pero ang high index of suspicion na MERS siya dahil lahat ng sintomas niya ay pointing towards MERS. Mm-hmm. Hindi natin na-confirm initially dahil yung ang specimen na kailangan natin para matesta na siya, may kakulang. But then we will confirm with WHO kung paano natin i-qualify, i-classify itong kasong ito. Bago po ako mag-shift ng usapin naman ng dengue, Sir, siguro marapat lang din malaman ng publiko, ano ba dapat maging reaksyon nila na may ganitong kaso na nangyari sa Pilipinas? Wala po dapat ikabahala ang publiko dahil ginagawa naman po lahat ng Department of Health na piging proactive dito tayo. Tulad dito, sabi nga, hindi pa pala kumpirmado, pag ganyan na, hindi na po natin itingin mo kumpirma bago tayo kumilos, nagiging proactive po tayo para masigurado talaga walang kumalat na kaso. Sa dengue naman po, sir, kumusta lang sitwasyon sa mga lugar kung saan nagdeklara na ng dengue outbreak? Yung iba nga ay nagdeklara na ng state of calamity. Well, apparently, kung review namin ang mga kaso nila, ang Cavite po talaga ay may pagtaas ng bilang ng kaso ng dengue. Pero nakipag-ugnayan na po ang Department of Health with the local health sector nang sa gayon ay ma-address kaagad yung concern ng dengue sa Cavite. Mm-hmm. The same thing with Bulacan po, pero ang Bulacan po nakikita na po natin ang pagbaba ng bilang ng kaso. Ito po ba'y dala ng panahon, Dr. Lyndon Lee Suy? Yes, multifactorial, so hindi natin pwedeng ilaan lang sa panahon, pero malaking bagay ang panahon kasi kung tingnan natin June, nitong lately, di ba, pag ganito pa lang, dapat nga pabawas na yung ulan. O nga po. Pero ngayon, nagsunod-sunod, araw-araw may ulan, mm-hmm. na nakadagdag ito sa talagang pagdami ng mga breeding places for the mosquitoes. At ikalawa, siyempre, sabi ko multifactorial, importante ang participasyon at kalinisan ng komunidad po. At ang nagiging cycle po niyan, pagbaha, paghupa, ang problema, dengue. Pagbaha po, it's more of leptospirosis. Okay. Pero nagiging problema dito sa dengue kasi alam ba, yung mga bakanting lote, di ba? Mm. Hindi naman natin nakikita kung mayroong mga tansan o bote o lata doon na napag-ipunan ng tubig. Mm-hmm. So dapat sa paglilinis natin, isama natin yung mga bakanting lote po. Itong mga dengue express lanes, patuloy pa rin po ba ito, sir? Yes. Hanggat nakakakita po ng mataas na bilang ng konsultasyon, the dengue express lane will stay at the government facility. Again, ito, palagi nyo naman po sinasabi tuwing nagkakaroon kayo ng pulong balitaan. Bibigay po namin sa inyo pagkakataon na, sir, anong pwedeng gawin ng publiko, ng mga nakatira sa mga lugar na madalas tamaan ng dengue? Ano mga dapat ang tabayanan nila? Well, salamat sa pagkakataon, Jim, pero kumbaga sa ano, wala pong dapat gastusin. Ang importante lang, talagang gawin natin ang ating responsibilidad, ang ating participasyon, tulad ng paglilinis, sa pag-check ng mga paligid natin na walang containers, na pwede mag-ipon ng tubig, na pwede maging breeding size ng mosquito. So, pagtulungan po natin ito, nang sa ganyan, maging ligtas po tayo at ating mga mahal sa buhay po. Dr. Lyndon Lee Suy, tagapagsalita ng DOH, maraming salamat po, sir, at magandang tanghali.
Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.